Members of the press. Sa isang joint press conference ng tatlo sa mga tumatakbo sa pagkapangulo sa isang hotel sa Makati City kanina, apat na beses na nawagan si Mayor Isko Moreno Domagoso kay Vice President Lenny Robredo na umatras na sa presidential race. Para kay Domagoso, tumatakbo lamang si Robredo para pigilan ang pamilya Marcos na makabalik sa Malacanang. Kung meron mang supreme sacrifice, Marlon, yung number two should do and start initiating the supreme sacrifice. Let Lenny withdraw. Withdraw Lenny. I'm calling for Lenny to withdraw. Kasi whatever you're doing is not effective against the Marcos. Withdraw, come and join us. Join us. Pwede pasab. Pasap naman. Baka kami maka 3 points. Para naman kay dating Defense Secretary Norberto Gonzales, dapat palitan ang kasalukuyang number 2 sa mga survey para malabanan ang frontrunner na si dating Senator Bongbong Marcos Jr. Ang titingnan po natin, ang layo ng survey kung ano ang bilang na nakukuha ng ating number 1 at saka ng number 2. Napakalayo po ng diferensya, di ba? Eh kung talaga po natin gustong talunin yung number 1, eh bakit, baka dapat po palitan natin yung player natin sa number 2. Ayaw ng taong bayan natin na itong number 2 ang lumaban sa ating number 1 sa laban. Eh palagay ko mas mabuti na medyo kung akong masusunod dito, kung matatanungin niyo ako, siguro po dapat isang tabi natin yung number 2 at tingnan natin yung 3, 4, 5, 6, baka nahan doon. Ang pwedeng lumaban sa number 1. Oktubre noong nakaraang taon, bago naghain ang kanikanilang Certificate of Candidacy, lumutang na ang panukalang aatras ang mga kandidatong mababa sa survey para magkaroon na lang ng iisang kandidato ang oposisyon. Pero sa kabila ng pananatili sa ikalawang pwesto sa survey ni Robredo, na nakakuha pa ng dagdag na 9 puntos nitong huling Pulse Asia survey, iginiit ni Lacson na hindi na dapat tignan ang mga survey. Giit niya, may iba pang tumatakbo sa pagkapangulo, hindi lamang sina Marcos Jr. at Robredo. Dalawa lang yung para napag-uusapan na echapuero yung ibang choices, yung ibang options. And that is also one of the main reasons why we are here. No, to remind our people that there are other candidates running, equally qualified, equally competent. Nakakahon nga eh, na dalawa na lang yung naglalaban. That's why we're offering ourselves, you know. Na hindi lang dalawa yung naglalaban, marami. Actually, 10 nga yung lahat ng kandidato eh for president. Pero nang tanungin kung magkakaisa ba sila sa pagsuporta sa iisang kandidato lamang, sabi ni na Domagoso, Gonzales at Lacson, itutuloy nila ang kanikanilang kampanya hanggang halalan. Iginiit din nilang walang aatras sa kanila sa kabila ng mga panawagan umano ng kampo ng vice-presidente na mag-withdraw na sila. Hinding-hindi kami magbibitiw sa kampanya. Ang bawat isa sa amin ay magpapatuloy sa aming mga sariling kandidatura upang maging karapat-dapat na pagpilian ng sambayanan. Sila lang talagang makulit, ayaw talagang tumigil. So this, I think, today will stop that. Tuloy kami ni Senator Ping, tuloy kami ni Secretary Norberto Gonzales, tuloy po ako, tuloy po si SP Tito Soto, tuloy si Doc Willie, at tuloy si Senator Pacquiao as we have spoken with him about an hour ago. Tuloy ang laban. And ang kumausap sa amin, yung camp ni VP Lenny Robredo, no? May follow-up pa nga. Former Mayor Jun Simon, in my face, no, sinabi sa akin, kung pwede kang mag-withdraw, and paatrasin namin si Kiko Pangilinan. Kaya sabi ko sa kanya, anong klaseng offer yan? Katandem niya, ilalaglag niyo para lang manalo yung principal. Nung kinausap ko ni Mayor John Simon na inopera ko mag-withdraw at paatrasin nila si Kiko, sino magkakinabang? Sino may motive? Well, hopefully after this press conference, more Filipinos will be enlightened that there are a lot of choices, not just two. While we are here together, will run as individual presidential candidates with our tandems.
Imbitado sa press conference si Senator Manny Pacquiao pero hindi siya nakadalo dahil nasa General Santos City pa siya. Pero kasama ang kanyang pangalan at lumagda sa joint statement na tuloy lang ang kanilang kandidatura. Nilinaw naman ni Domagoso, Gonzales at Lacson, hindi sila galit kay Robredo. Ayaw din umano nilang manalo sa halalan si Marcos Jr. Hindi to para sa inyo, mga kandidato sa kabilang panig ng ilog. Sa buhay ng tao ito. Huwag kayong masyadong bilib sa sarili nyo. Huwag kayong BBS. Yung bilib na bilib sa sarili. This press conference is not all about Lenny Robredo. This is also about Bongbong Marcos. I cannot believe for the life of me that there are more than 50% loyalists in this country. No? Marcos loyalists. We also don't want Marcos to win because the stabilization na abutin natin. Imagine the situation, nanalo siya, hindi titigil itong kabila. Baka pwedeng yung ibang alternative naman that can really and genuinely unite our people na mga colorblind. This is not all about against Lenny. This is not all about against Marcos or for Marcos or for Lenny. This is offering other options. Natatakot din ako sa implikasyon na manalo ang isang Marcos ulit. Ang kinakaba ko, baka yung panlaban ay mali. Bukod sa pagtindig na hindi sila aatras sa halalan, nangako rin ang mga kandidato na magsasanib puwersa para labanan ang anumang pagtatangkang baluktutin ang totoong pagpasya ng taong bayan sa darating na halalan. Bianca Dava, ABS-CBN News.